Para sa makagaya kong Bicolano, sili is life. Isa sa mga paborito kong kainin ko ang ham ay itong kimchi. Yan. Super ang ham. Masarap. Eh kasi naman, mas nakakagana kapag maanghang ang kinakain natin. Pero ang tanong, kayanin pa rin kaya ng powers natin itong hottest pepper in the whole world na ngayon mabibili na rin dito sa atin? Mga kapuso, meet the Carolina Reaper. Officially the hottest pepper in the world ayon mismo sa Guinness World Records. Enero lang nitong taon nang simulan itong itanim sa isang farm sa South Cotabato. Isang araw ito sa mga pinakaunang farm ng Carolina Reaper sa Southeast Asia. Sa Estados Unidos kasi nagmula ang sili na ito at nooy kailangan pang angkatin. Ang pagtatanim at pagpapatubo nito, mahirap daw kung ikukumpara sa karaniwang sili. Ganito po ang pag-aalaga namin dito sa Sox Peppers. As you can see po, very distinct po ang way natin ng farming dito kasi very industrial scale po ang ating approach. So, ang iba po, ang kanilang mga tanim is nasa greenhouse, unlike sa atin dito nasa open field. Dahil nga mahirap patubuin, may kamahalan ang Carolina Reaper. Ang isang kilo nito pwedeng umabot sa 1,800 pesos. Pero, sulit naman daw pagdating sa anghang. Dahil ang isang pirasong Carolina Reaper, halos isang kilong siling labuyo na raw ang katumbas. Sinusukat ang anghang ng sili sa pamamagitan ng tinatawag na Scoville Heat Units. Ang siling labuyo nasa 30 to 50,000 Scoville Heat Units. Pero ang Carolina Reaper umaabot ng 2 million Scoville Heat Units. OMG! At para subukan ang anghang nito, makakasama natin ang 33 years old na si Alex Valdez, ang humahamon para sa titulong Sili King. What's up mga kasili? Katunayan sa kanyang Facebook page, naka-upload ang videos niya ng pagkain ng iba't ibang sili. Pero ngayon, mapapalaban daw siya sa Carolina Reaper. Ito na mga kapuso, titikman na natin ang Carolina Reaper. Umangat na. Kakayanin natin to. Ilang sandali pa. Woo! Si Alex, teary-eyed na. Okay naman ah. Normal yun eh. Masakit talaga kasi. Pero yung sakit kasi, natitiis ko naman. Mga kapuso, don't try this at home ha. Sadyang mataas lamang daw kasi ang tolerance ni Alex pagdating sa mga pagkaing maanghang. 10. Kung mayroon kayong dapat i-try, walang iba kundi ang spicy recipe na ito na pina-healthy. Ang version kasi natin ng Bicol Express, imbis na baboy, chicken breast ang main ingredient. Not to mention na ang sili, when consumed in moderation, maganda rin sa katawan. Mayroon daw itong antioxidant and anti-inflammatory properties. At nakatutulong din sa pagpapabilis ng ating metabolism. Kasi ang pagkain ng maanghang katulad ng mga sili ay nakakapag-increase ng tinatawag na energy expenditure o yung dami ng energy na nabuburn ng katawan natin. Sa pagluluto ng chicken Bicol Express, gagamit tayo ng ting isang pirasong sibuyas at bawang, siling pansigang at siling labuyo depende sa gusto nyong level of spiciness, sigarilyas, 1/4 kilo ng chicken breast, at gata. Ngayon, mainit na yung kawali. Maglalagay tayo ng mantika. Unahin natin ang sibuyas. Kasi pagkainin na natin yung bawang, pwedeng masunog at pumait. Isunod natin ang bawang. Isunod natin ang chicken breast. Pwede natin ihalo yung siling panigang. Hindi muna natin ilalagay yung siling labuyo kasi hindi lang naman ako ang kakain nito. Baka maanghangan yung iba. Kaya sa huli na natin siya ilalagay. Ngayon, isusunod na natin yung
coconut milk. Sunod naman natin ang sigarilyas. Mga kapuso, nakita nyo naman, overweight ako. Kaya ito, sinisimulan ko na kumain ng healthy. Pero paalala mga kapuso na lahat ng sobra nakasasama. Gayun din sa pagkain ng mga maanghang. It can trigger vomiting o yung pagsusuka. So kapag malala yung pagsusuka mo, yung acidity na galing sa tiyan natin, nadadala hanggang sa lalamunan, sa esophagus. So yung acidity na yun, hindi kasi kayang i-handle ng esophagus natin. So pwedeng maapektuhan yung lalamunan natin, pwedeng ma-rupture or parang masunog. Eh Doc, totoo rin ba na ang sobra-sobrang pagkain ng maanghang pwedeng mauwi sa pagkakaroon ng almoranas? Wala pong pag-aaral ang nagsasabi na ang pagkain ng mga maanghang na pagkain ay nakakapagdulot ng almoranas. Ang almoranas po ay gawa ng pag-gain ng weight, yung mga lalo na pag sa mga buntis o yung mga may overweight or obesity. Ang almoranas din ay nakukuha mula sa mga pagbubuhat ng mabibigat, yung tipong napapastrain ka sa pagbubuhat ng mabibigat, lalo na sa mga weightlifters, or possible din na nakukuha ang almoranas mula sa kapag lagi kang nakakonstipate at kailangan mong umire ng matindi para lang makadumi. Would you believe, mga kapuso, na ang sili maganda rin daw para sa body aches? Ang active ingredient kasi nitong capsaicin, mayroon daw pain-relieving properties. Ang gawin lang, maglagay ng ilang pirasong pinatuyo at dinurog na sili sa isang bote. Punuin ito ng virgin coconut oil na maganda rin sa skin. Sa isang pot na may boiling water, ilubog ang mismong boteng pinaglagyan ng ating mixture. Hayaan for 30 minutes. At kapag humupa na ang init, pwede na itong gamitin muscle rub. Pampagana sa pagkain at may benepisyo ring hatid. Kaya mga kapuso, ang sili, huwag ini-small.